Yan, good morning mga brothers and sisters. Welcome ulit sa aking channel, Kitara ni Ron. Gusto ko lamang po magpasalamat sa lahat po ng sumuporta sa previous videos natin, sa lahat po na nag-like, nag-subscribe po sa ating mga videos sa channel na ito. Maraming maraming salamat po sa inyo at na-appreciate ko po ang inyong pagsuporta at God bless po sa inyong lahat. Gusto ko rin pong humingi ng pasensya kung medyo late po ang ating pag-upload ng panibago nating video na ito, sapagkat nagkaroon po kami ng dumating po yung aming bagong miyembro ng aming pamilya. Yan po si Ashia Kirsten A. Flores. Yan. And bago tayo magtuloy sa ating video tutorial na ito, kung bago kayo, kung bago ka dito sa video na ito, sa channel na ito, please like this video at pindutin mo na rin yung subscribe button para updated ka sa mga next video natin. Ayan, mga brothers and sisters, tuloy na tayo sa ating guitar tutorial for today. So, for today, ang ating pag-aaralan ay Music Theory, Understanding the Fretboard. So, kailangan maunawaan natin kung ano ba yung principles ng ating fretboard. Paano ba nailatag yung bawat notes or tono dito sa ating fretboard? Bakit natin siya kailangan malaman? O ano bang importansya niya? Kasi importante siya kasi malaki ang maitutulong nito kapag alam natin yung prinsipyo ng ating fretboard. Malaki maitutulong nito sa pag-unlad natin sa ating pag-aaral ng ating gitara. Mas madali nating matututunan yung mga bagay-bagay patungkol sa gitara. Okay? So, start tayo sa ating musical alphabet. So, naalala nyo guys nung previous video natin, inintroduce natin yung musical alphabet natin. Tama? Yung A, B, C, D, E, F, and G. So, yun yung musical alphabet natin. Standard yun. No? Katulad yung sinabi natin before na sa lahat ng musical instrument, yan yung ginagamit. No? So, from A to G lang siya. So, wala na siyang kasunod. Okay? So, wala nang H. So, wala nang dumagdag. So, actually, yun lang. From A to J lang yung ginagamit sa lahat ng instrument. Kahit papag-gitara. Kahit dito sa gitara natin, merong 6 notes sa isang fret natin at maraming fret yan. No? So, maraming notes. Pero, actually, paulit-ulit lang siya. From A to G. No? At, uulit-ulit ng A. No? So, ang tawag lang doon ay octave. No? So, kung nabuo mo na from A to G, tapos A ulit. No? Paulit-ulit lang siya. Yun lang yun. No? So, ngayon, dito sa ating illustration, papakita natin yung ating musical alphabet. At isasama natin kasama yung image ng piano or keyboard. So, huwag kayong mag-alala. Hindi natin pag-aaralan parehas ng sabay ang piano or ang keyboard at ang gitara. No? Papakita lang natin yung image ng keyboard para mas madali nating maunawaan, no, yung pag-aaralan natin ngayon patungkol sa ating gitara. Yung prinsipyo dun sa keyboard ay i-apply natin dito sa ating fretboard, sa ating gitara. Okay? So, kung mapapansin nyo guys, lahat ng notes natin from A to G ay nakatapat sa white keys or white tiles ng keyboard. Yan ang proper placing ng lahat ng notes natin sa keyboard. Mapapansin nyo rin guys, hindi lang white tiles or white keys ang nasa keyboard. Meron ding mga black tiles. Ano naman ang pangalan ng mga black tiles na yan? Sa keyboard guys, kung tayo ay magmumula sa kaliwa papunta sa kanan, tayo ay dumadagdag or tumataas ng tono o ng pitch. Ang tawag doon ay sharp. Kung tayo naman ay nagmumula sa kanan papunta sa kaliwa, tayo ay bumababa ng tono o ng pitch. Ang tawag doon ay flat. So kung tayo ay nagmumula sa note A, ang black tiles na nasa pagitan ni A at ni B ay A sharp. Ang black tiles naman
na nasa pagitan ni C at ni D ay C sharp. Ang black tiles naman na nasa pagitan ni D at ni E ay D sharp. Ang black tiles naman na nasa pagitan ni F at ni G ay F sharp. So yan lahat ng notes natin sa tinatawag na chromatic scale. Ang chromatic scale, guys, ay binubuo ng 12 notes. Okay? So ang lahat ng 12 notes na yan, guys, ay may iba't iba silang distinct na tono or notes or sound or pitch. Marahil nagtataka kayo, guys, kung bakit puro sharp ang naipangalan natin sa mga black keys or black tiles ng keyboard natin. Paano naman yung flat? Katulad ng sinabi ko kanina, guys, kung tayo ay magmumula sa kanan papunta sa kaliwa, tayo ay bumababa ng tono or ng pitch. Ang tawag doon ay flat. So kung tayo ay magmumula sa note G papunta sa kaliwa, ang black tiles or black keys na nasa pagitan ni G at ni F ay G flat. Ang black tiles naman na nasa pagitan ni E at ni D ay E flat. Ang black tiles naman na nasa pagitan ni D at ni C ay D flat. Ang black tiles naman na nasa pagitan ni B at ni A ay B flat. Tama, guys. So, yung mga black keys natin, dalawa ang pangalan nila. So, pero magkaisa lang sila ng tono. So, si A sharp at si B flat ay magkaparehas lang ng tono. Ang tawag niya sa kanila ay enharmonic or enharmonic notes. So, guys, sa lahat ng 12 notes na yan, ang pagitan mula sa isang note papunta sa isang note ay tinatawag na half-step interval. So kung tayo ay nasa A, papuntang A sharp, yun ay tinatawag na half-step interval dahil wala tayong nilaktawang isang note. Kung tayo naman ay nasa A, papunta sa B, yun ay tinatawag na whole-step interval dahil meron tayong nilaktawan na isang note na A sharp. So ngayon, guys, i-apply na natin yung mga principles na natutunan natin kanina, yung half step interval at whole step interval at yung mga chromatic scale or yung mga notes, yung 12 notes na natutunan natin kanina dito sa ating gitara, dito sa ating fretboard. At gagamitin natin yung mga principles na yun para mahanap natin or malocate natin dito sa ating fretboard kung saan yung mga notes na yun. Okay? So, bago yun, guys, gusto ko, imagine niyo na ang bawat fret natin or frets natin dito sa ating fretboard ay sila yung mga white and black keys or black tiles or white tiles ng ating keyboard. So for example, ito, no? Yung fret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hanggang dito ay sila yung mga white and black keys ng keyboard. Okay? So, mag-start tayo, guys, dito sa ating 6th string. Okay? Hahanapin natin at kikilalanin natin yung mga chords na nandito dito sa 6th string natin across our fretboard. Okay? So, start tayo, guys. So, ang ating open string chord ng ating 6th string ay E note. Yan ay E note. Ang ibig sabihin, guys, ng open string chord, kapag pinlock natin yung isang string natin nang wala tayong pinipress or pinipindot dito sa ating fretboard, yun ang open string chord. Ang ibig sabihin, ang nakikreate natin na note or pitch or sound ay E note. Okay? So, ang open string chord ng ating 6th string ay E. Okay? So, move tayo. So, kung ang open string natin ng 6th string ay E, pag nag-move tayo ng half step, ibig sabihin ng half step, yung katabi niya kagad na note doon sa chromatic scale. Okay? Yung katabi niya kagad, yung adjacent, yung katabi niyang note. Okay? Or isang tile or isang fret. Okay? So, from E, move tayo ng half step. Ang note ay F. Tama.
So, ang E at F, matatandaan natin, ay walang nakapagitan sa kanila na black keys. So, wala siyang sharp, wala rin siyang flat. No? So, si E at F ay walang sharp at walang flat. Ganun din si B at si C. Okay? So, sa chromatic scale natin, guys, si B at si C at si E at si F ay walang sharp at walang flat. Dahil walang black keys na nakapagitan sa kanila. Matatandaan natin sa image natin sa keyboard. Tama? Okay, so continue tayo, guys. So, from E, open string, or move tayo ng half step, mapupunta tayo sa F note. Okay? So, continue tayo. So, from F note, mag-move ulit tayo ng half step, mapupunta tayo sa F sharp. Okay? So, ito ay F sharp. So, ang first fret natin, 6th string, ay F. Ang second fret natin, 6th string, ay F sharp. Okay? Kasi si F, si note F at si note G ay merong black notes, ay black tiles sa kanilang pagitan. So, yun ay F sharp or G flat. Okay? So, move ulit tayo. Move tayo ng another half step. So, from F sharp, move tayo ng half step. Yan ay G. Tama. No? So, ang ating first fret, 6th string ay F. Second fret, 6th string ay F sharp or G flat. Ang third fret natin, 6th string ay G. Okay? So, marami naiintindihan nyo na, no? Yung pagkakalatag ng ating frets or yung ating notes, no? Dito sa ating fretboard. So, continue tayo, guys. So, from G, move ulit tayo ng half step. Yan ay G sharp or A flat. So, tama, no? So, another half step from G sharp. Move tayo ng another half step. Yan ay A. Tama, no? So, A note. Okay, so, medyo malayo na tayo, guys. Balik ulit tayo, ulitin natin. So, ang open string chord natin ng 6th string ay E. Ang first fret natin, 6th string ay F. Second fret natin, 6th string ay F sharp or G flat. Next ay G. Next ay G sharp or A flat. Next ay A. Okay? So, move ulit tayo ng half step, guys. From A to A sharp or B flat. Okay? So, ito ay A sharp or B flat. Another half step natin na move natin, guys, ay B note. Okay. So, again, so kapag nag-move ulit tayo ng half step, guys, natatandaan natin, si B at si C ay walang sharp at walang flat. Ganon din si E at si F. So, ngayon tayo ay nasa B. Okay, pag nag-move tayo ng half step, ito ay tama, C. So, si B at si C ay half step interval lang. Okay? Dahil walang black keys or black tiles sa pagitan nila. Walang sharp, walang flat. Okay? So, ito ay C. So, move ulit tayo ng half step. Ito ay C sharp. Okay? Move ulit tayo ng half step. Ito ay D. Okay, so kapag nag-move ulit tayo ng half step, ito ay D sharp and then back to our E. So pag na-reach natin ito, guys, yung dalawang position marker natin na mayroong dalawang dot, no, ay na-reach na natin yung
octave. So from open string, E, at ito ay E din. So from E, na-reach natin yung another E, tawag dun ay octave. Okay? So mula rito hanggang dito, isang octave. Okay? So pag nag-forward pa ulit tayo, guys, pag nag-move forward pa ulit tayo ng half step, ito ay, kung ito ay E, ito ay F. So parehas lang din dito. Okay? So E, move tayo ng half ay F. So ngayon, guys, si first fret 6 string natin at si 13th fret natin 6 string ay parehas lang F. Okay? So the rest dito, guys, mula dito, the rest ay parehas lang din ito. So ito ay F, F sharp, G, G sharp, A, A sharp, B, C. So yun yung pagkakalatag or yun yung mga notes dito sa ating 6th string. Okay? So malinaw na sa inyo, guys. So kailangan lang natin makabisado or makabisado yung principles ng pagkakalatag. Katulad ng sinabi ko sa inyo, guys, before sa ating video, no, yung use ng ating position marker. Kaya siya nandiyan para matandaan natin kung saan yung ating note. So katulad nito, di ba? So kung ito ay E, so ito ay F, ito ay F sharp, ito ay G. So yung first position marker pala natin ay G sa 6th string natin, no? G pala siya. Okay? So pag nag-move tayo half step, ito ay G sharp. Yung second position marker natin ay A. So matatandaan ko na yung first position marker ko ay G. Okay? At yung second ko ay A. At yung third ko ay B. Kasi yung sumunod sa A ay A sharp or B flat. So itong position marker ko na third ay B. Okay? Ngayon, dito tayo medyo malilito. Dito medyo nakakalito. Kasi yung C note natin ay walang position marker. No? Ang susunod na position marker ay yung C sharp. No? So matatandaan natin, yung first fret natin F, then yung first position marker natin G, yung third yung second position marker natin ay A, yung third position marker natin ay B. No? So tatandaan lang natin, guys, na yung third position marker natin ay pinapalibutan nung note C at note D natin. No? C at C D ay nakapalibot or nakapaligid doon sa fourth position marker natin. Okay? So, mga kabisado na natin. So, first fret natin F. First position marker natin ay G. Second position marker natin ay A. Third position marker natin ay B. Okay? Tapos yung second, yung fourth position marker natin, yung nakapaligid sa kanya ay si C at si D. Okay? So, ibig sabihin, yung fourth position marker natin ay si C sharp. C sharp or D flat. Okay? So, ito ay D, D sharp, and then back to E. Okay, guys? So, yun muna ang ating practicein, no? So, kabisaduhin nyo muna yung 6th string, no? Tapos, pag
nag-move tayo sa fifth string natin, no? Para malaman din natin kung ano yung mga notes natin sa ating fifth string across our fretboard. Ay ganun din yung gagamitin nating principles, yung half step and yung whole step principles na yon. Okay? So naintindihan na natin. Bago tayo lumipat dun sa fifth string or fourth string, third string, second string, first string, kabisaduhin muna natin yung sa sixth string natin, no? Bago tayo mag-move doon sa fifth string. At makabisado rin natin yung ating fifth string. At pag nakabisado na natin yung ating fifth string, tsaka tayo mag-move sa ating fourth string. And so on and so forth. Hanggang sa makabisado na natin yung lahat ng note dito sa ating fretboard. Okay, guys? So, sa pamamagitan nito, guys, tulad na sinabi ko, malaking tulong ito. Bakit? Kasi mas mapapadali nito yung pagkatuto natin. Like for example ng bar chords or power chords. Mas madali siya na matututunan. Kapag nakabisado na natin yung principle na ito, sa next video ko, tuturo ko naman yung power chords or yung bar chords. Gagamitin natin yung principle na ito. At madali na lang, pinapromise ko sa inyo, madali nyo lang matututunan yung power chords. Basta alam lang natin yung tinuro ko sa inyong form, no, yung mga basic form na itinuro ko sa inyo noong nakaraan, yung ating A, C, yung D, yung E, no? So gagamitin lang natin yon, yung mga form na yon, plus etong principles na ito ng half step interval no, na locate natin dito sa ating fretboard yung mga notes natin. Pagsasamahin lang natin yon at madali natin matututunan yung bar chords natin at yung power chords natin. Okay, guys? So, see you next in my next video. And kung bago ka, continually like and subscribe this video. And pindutin mo rin yung bell para updated ka sa mga video natin. Okay?